Bakit nga ba tayo laging tinatanong kung anong gusto nating maging paglaki natin? Karamihan, gusto maging doktor, lawyer, police, teacher. Parang halos lahat gusto magtaglay ng karunungan at kayamanan. Ang bilis ng oras. Noon, pangarap ko talaga makapagpatayo ng sariling paaralan sa barya namin. Kaya ngayon, napakasaya ko talaga. Hoy, Elias! Nakapagpasa ka na ba ng report mo? Hinahanap ni Sir. Galit na naman siya. Naku! Tapos ka na. O, ikaw naman masyado mapagbiro. O, sige, lakad na ako. Good luck. Di ba na ako nakapagpatayo ng sarili kong school? Eh, nag-teacher naman ako. Di ko pala kaya magpatayo ng school. Ang mahal. Sadyang mapagbiro ang buhay minsan, no? Hindi mo man makuha yung gusto mo, may darating na pinili para sa iyo. Hi, ang ganda mo talaga. Minsan nakakalimutan ko, may anak na pala ako. Si Papa! Papa! Buti po nakauwi na kayo. Chinelas niyo po. Wow, ang bait naman ng anak ko. Papa, umalis po kanina si Mama na malengke po. Ay, oo. Nakita ko nga siya kanina. Liana! Si Mama, kulatin po natin siya, Papa. Mama! Oh, ano ba yun, anak? Kinulat mo na naman ako. Buti po, nakauwi na kayo. Anak, sa susunod, huwag masyadong mabilis tumakbo. Baka matulad ka sa papa mo. Bakit po? Ano po ba nangyari? Halika dito, anak. Ikikwento ko sa'yo, marami kang matutunan dito. Gusto ko po yan, Papa! Anong kaguluhan yan? Okay, tumayo ang lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Sige, maaari na kayo mo po. Mag-attendance muna tayo. Sabi lang ng present kung nandito ha. Ni Masaka? Present. Dundunay? Dela Puente? Present, sir. Ngayong umaga, class, ay magkakaroon tayo ng exam. Get one and pass. Okay, maaari na kayo magsimula.
Yes, pwede mo ba ako tulungan? Nagbibinom ako sa bahay, nakalimutan mo yung isla ko dito. Ah, ganun ba? Huwag ka maingay ha. Atin natin lang po. Sa ikulog pa ba ako pain ko ha? Uy, Ines. Sulat naman dito ng masagat. Babayahan na kita mamaya. Ano ba ba? Dahil mong kopyahan. Sabi niya siyo, magdibulo. Magdibulo ka kasi. Bakit mo pinatukan? Di ako yung Norman. Sino? Ah. Hoy, tumigil ka nga! Hindi ka tumigil? Ah. Anong kaguluhan yan? Sir, paano kasi sir, si Arman po, nagkakopya po siya kay Elias. Eh, ayaw po magbigay ng sagot ni Elias, sir eh. Bakit ka naman ang umopya? Wala po akong masagot eh. Yan ang napapala ng hindi nagre-review. Kasi dapat, kahit wala kayong exam, lagi kayo nagre-review. Nakasisiguro ka ba na yung kukopyahin mo sa kanya ay tama? Kung mahirap ang mag-aral, mas mahirap ang hindi mo alam ang sagot sa exam. Kaya dapat, sa lahat ng oras, lagi kayong nagre-review. Aray ko po, ang sakit po nun. Ayoko po ma-aksidente. Kaya mag-iingat ka, anak. Ganun talaga ang buhay, anak. Maaari ka masaktan, pero huwag ka susuko. E di pumasok pa rin po kayo kahit masakit po ang kamay niyo. Masakit po ba yun pa? Oo anak, masakit. Pero pumasok pa rin ako kasi mahalaga ang karunungan. Kaya dapat pinagsisikapang mag-aaral na mabuti. Mag-aaral din po ako na mabuti at magre-review din po ako para hindi po nangungopya. Wala ka na magkikwento anak. Nung uwian na yon, nakita ko ang papa mo na nag-aabang sa gate. Nakita mo yung crush mo? Kira pala ka na ba niya? Hindi pa nga nagre-reply sa akin. Okay, ano? Ay, sige. Uy! Salamat pala dun sa kanina. Oh, ikaw, di ba ikaw yung nasemplang kaninang umaga? Oo nga eh, masakit pa rin. Alis na kami ah! Sige, mag-iingat kayo ha. Sige, bye! Ay, sorry ha. Salamat ulit dun sa kanina. Ah, wala yun. Una na rin ako. Ingat ka. Ikaw ang mag-iingat. Oo, okay ka lang ba? Okay lang ako. Kaya mo na ba talaga mag-bike pa uwi? Kakayanin. Ako na mag-drive. Total, mas malayo ang bahay mo sa amin. Nakikita kitang dumadaang napakaaga pag Huwebes eh. Sigurado ka ba? Oo, kailangan ko rin makauwi ng maaga. Kaya mo ba ang angkas? Kaya, kakayanin. Sige. Iba po dito po kayo sa school, nag-high school. Asan po ang bahay dati, Mama? Hindi ka pa nakapunta doon, anak. Sakali ko na rin nalala nakatira doon. Malapit lang po ba yun? Oo, anak, malapit lang. Sa ibaba ng bundok. Tsaka sa kabila ng bundok na yun, dati nakatira ang papa mo. Doon po dito nagtuturo si papa? Oo, anak, gusto ko sana doon ko rin pumasok. Pero mas okay na dito, mas malapit. Mas mahirap po kay Papa, aawan pa po eh. Naku, wala yun sa Papa mo. Alam mo ba, mula Linggo hanggang Biyernes, eh bumababa kami ng bundok. Bakit po may Linggo? Di ba po Lunes, Biyernes lang po, di ba ang paso? Anak! Uy, anak, tara na! Teka lang, kailangan pa ni Nanay yung tubig sa loob. Ha? Kailangan pa ni Nanay yung tubig sa loob. Tulungan natin dyan. Sabi ko lang itong bike ko. Ako na, Ana. Tulungan na kita. Ana, yung tubig. Kailangan ko na. Teka lang, Nay. Ito na po. Tawagin na ng nanay. Yung tubig kayo naman. Ay, sige. Ako na magbuhat. Kaya ko naman ako. Pahilot na rin naman ako kagabi. Sabi nung nanay ko, okay naman na daw to. Basta huwag mo masyado. Ay, magandang umaga po. Ay, magandang umaga naman. Ba't ka pa nagbuhat yan? Paano yung kamay mo? Nakasimple lang po ako, pero okay naman na po siya. Napahilot ko naman na po kagabi. Lukin kaya natin para
Pasok na rin siguro kami, Nay. Baka malate po kami. At tita, una na rin po kami. Kunin ko lang po yung bag ko, Nay. Sige, ako nang kukuha at lahat. Salamat po, tita. Nay. Sa pag, ano nga, pagabi. Pasok na po kami, Nay. Iingat. Ikaw ba nahihirapan? Ang layo ng school natin. Makakapagtapos kaya tayo ng pag-aaral? Alam mo, Ana, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya naman natin to. Nahihirapan na ako. Di ko alam kung anong mangyayari sa amin ng inay. Kung makapagtatapos ba ako ng pag-aaral. Alam mo, Ana, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi meron pa naman tayo Ama na sa langit. Sigurado naman ako na hindi niya tayo pababayaan at tutulungan niya tayo. Maraming salamat, Elias. Oo, tatandaan ko mga sinasabi mo. Ikaw, ano bang pangarap mo? Ako? Pangarap kong maging guro para makatulong din sa bayan natin. Kasi simula bata pa lang, nais ko na magturo eh. Ikaw ba? Ano ba pangarap mo? Gusto kong maging nurse, pero sa ngayon kay inay muna. Alam mo, Ana, kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin sa linggo kasi inaniyahan din ako ng pinsan ko na sumambay. Dadaanan na lang kita sa inyo para isang lakad na lang. Malapit na lang rin naman sa bahay niyo yun. Sige, wala namang problema. Basta, sunduin kita sa linggo, ah. Sige. Asahan ka yun, Ana. Ah, oh, kaya po pala magkasama kayo simula linggo hanggang Biyernes, ah. Oo, oh, anak. Saka maaga pa kami pag madaling araw ng Webes. Opo pa, masaya nga pong sumamba. Ma, bakit po iba na po nakatira doon sa dating bahay niyo? Ibenta na yun, anak, dahil wala nang titira. Hindi ko nga sumat akalain na magkikita kami ng papa na eh. Bakit po? Ano po ba ang nangyari? Nay? 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 Nay, huwag naman po, Nay. Nay? Nay? Huwag naman po. Wala na nga si tatay. Iiwan mo pa ako. Nay, hindi ko po kaya na ako lang mag-isa. Nay, hindi ko po alam kung ano mangyayari sa akin. Nay, hindi ko po kaya. Tulong! Tulong! Wala na ang inay. Tanging alaala na lang. Na kahit nahihirapan siya, gusto niyang makapagtapos ako ng pag-aaral. Naibenta na rin yung bahay namin. Alam mo, Ana, nakiramay ako sa pagkamatay ng mga magulang mo. Higit sa lahat, lagi mo sanang tatandaan na kahit wala ka ng mga magulang, mayroon naman Panginoong Diyos na siyang aalala eh. Papatnubay sa atin. Natanong ko lang, nasa na ba yung mga kamag-anak mo? Kukunin daw nila ako, isasama nila ako sa Manila. Ha? Kukunin ka na nila? Babalik ka pa ba sa lugar natin? Hindi ko maipapangako, Elias. Pero hinding-hindi ko makakalimutan ang mga pangaral mo sa akin. Alam mo, Ana, umaasa ako na pag umalis ka na, babalik ka pa dito, ah. Tatandaan mo lagi, nandito ako na naghihintay sa'yo. Sana matupad mo mga pangarap mo.
Ganun din ako sa'yo, Ana. Sana matupad mo yung mga pangarap. Lagi kang mag-iingat. Mabuti, pinalikan niyo si Papa. Kung alam mo lang, anak, kung anong hirap ang pinagdaanan ko. Hindi din ako sa Papa mo eh. Sulat ng sulat. Nakao, gabi na, anak. Matulog na tayo. Tanda mo lagi yung habilin namin ng mama mo, ha? Sabado bukas, nadalaw tayo sa lula't lula mo. Yay! Sige, mananalangin muna tayo. Tagal na pala, no? Nung natupad yung ating mga pangarap, napakasaya ko dahil binigay ka sa atin. Wala na akong mahihiling pang iba. Oo nga eh. Hindi ko na sana magiging asawa kita. Masaya na ako nakasama ko kayo ng anak natin. At nasa atin ang ating mga pangangailangan. Ate Belle, pabili nga po ng ice cream. May ice cream pa po ba kayo? Ay, wala na yung binibili mong dating ice cream, be. Meron bago, Korean ice cream. Teka lang. Eto. Magkano po? 15. Ay, kulang. Sige, ako nang magbabayad. Salamat po, Tay. Lolo na lang tawag mo sa akin. Sige po, Lolo. Iya na anak, saka ba galing? Bumili po ako kanila, Ate Belle, ng ice cream. Buti nga po, nilibre po ako ng lolo eh. Oh, sinong lolo? Kilala mo ba yun? Hindi po. Sa susunod, wag kang hihingi ng pagkain sa hindi mo kilala, ha? Sorry po. Ganun natin sa lolo mo. Kaya to, anong gagawin natin? Paano tayo makakabawi? Yun ang iniisip ko eh. Hindi ko na rin kaya magsaka at matanda na ako. Nakailang saka na tayo, hindi tayo nakakabawi eh. Hingin na lang tayo ng tulong kay Elias. Nakakaya naman sa anak ko. Kasi ang dami na naitulong niya sa atin. Eh, hindi ko naman pinipakitawala sa iba ito. Ating buwan, ano kaya maraming dapat yung gawin? Lola! Lolo! Andito na po kami! Saan ang iyong mama? Andun po sa kubo nyo. O, tara. Tara, punta natin. Oh, dumating na po kayo. Gandang araw po. Gandang araw naman. Napasok kayo. Opo, Tay. Ano ang kailangan? Eh, doon na lang po kaya kayo tumira sa amin. Eh, paano ito bukid natin? Paring doon na lang po natin yung lupa. Eh, kailan natin paparindohan yan? May kilala ka ba? Maghahanap po tayo kung saan po mayroon. Ay, ikaw ang bahala. Sumama na lang po kayo sa amin sa bahay. Ay, magbibis lang kami. Ah, sige, sige po, Tay. Oh, Tay, galing po kayo sa initan. Huwag po muna kayo magbabasa ng katawan. Sige, doon ka pahinga lang sa bed. Magbibis lang kami. Sige, ah, sige po. Welcome po, Lola, Lolo. Ay, ako. Higit sa labas. Oh, anak, maraming salamat ha sa pag-alaga mo sa akin ng inang mo. Tay, tungkulin ng anak ang alalayan ka ni inang sa pagtanda. Lola, dito na lang po kayo ni Lola Tamira sa bahay. Gusto ko po kayo magkwento ng karanasan po ninyo. Ito naman, okay, apo. Saka, apo, kung ako'y magkukwento ng ano, tungkol sa karanasan namin ng inyong lolo, eh baka aabutin tayo ng tanda lalo nito. Mas tatanda ka pa sa akin dahil sa sobrang dami ng kiteritaan namin ng inyong lolo. Ako po, uminom ko pala kayo ng tubig. Baka ay, salamat na lang. Mauna-una nga ako. Marami salamat ako. Ang layo po ng biyahe natin kanina, Nay. Ano po kaya kung magpahinga na po muna tayo? Oo, Hannah. Hindi ko na po kayo sa parta ninyo. Oh, sige, salamat. Sasayot ko na lang po yung bago. Napapakapi na ako. Paano ang tayo mamamay? Eh, di ko nga alam gamitin yan. Ano po diba? Gising mo na yung... Ikaw na lang. Nahiya ako eh. Ikaw na lang gising mo.
O anak, nakabis kayo. Ang aga naman. Ay, tayo sasama po kami. Gusto niyo po sumama? Gusto sana. Kailang hindi pa kami nakakapagkape. Ay anak, paano ba gamitin ito? Sige po, Nay. Ako na po ang magpapainit ng tubig. Sige po tayo. Next time na lang. Kami na lang po na anang sasamba. Pakipantayin na lang po si Liana at tulog pa. O, sige anak. Anay, pakatingnan na lang po yung pinakulo kong tubig. O, sige anak. Ako sige nga kayo sa paglakad. Sige po tayo. Yan, anak. Gising na. Huwag mo munang gisingin, anak, at pagod dyan. Baka magkasakit. Nay, higit pang matututunan sa paaralan ng pagsamba. Kaya yan po ang gusto kong ipamana sa kanya. Kaya, anak, gising na. Yan, anak, gising na ako. Good morning, pa. Hala, pagsamba po pala ngayon, magbibihis na po ako. Lola, gusto niyo po ba sumama sa amin? Hindi muna siguro ako. Apo, ako na lang kaya sama sa'yo. Malapit ba yon? Opo, Lolo. Malapit lang po yon. Yes! Kasama ko si Lolo! Ay, tika lang po tayo. Dito lang po tayo. Bakit? Papasok sa loob, balik magdadasal ako sa simbahan nyo? Eh, iba po kasi ang pagsamba po ng kabataan sa matandaan. Kung gusto nyo po mamaya, may oras po ng pagsamba. Sige. Pwede. Papasok ka na ba? Ihatid na kita. Ayan na, dito na ako ha. Hello? Ho? Ano po? O sige po, pupunta na po ko dyan. Good morning po. Kayo po ba yung nanay? Opo, ano po ba nangyari sa anak ko? Lumabas na po yung lab result ng anak ninyo. More than normal po ang count na kanyang white blood cells. Dok, ano po ibig sabihin mo? Pag di po yung naagapan, pwede po yung humantong sa leukemia. Ano pong pwede namin gawin? Mas maganda po siguro kung ililipat niyo po siya ng malaking ospital. Para po mas maagapan, mas magamot po ng maayos. Maiwan po muna namin kayo, may gagawin pa po kami sa laboratory. Ano sabi na ng doktor? Mahal, ang sabi ng doktor ni Liana, kailangan daw mailipat siya ng Maynila para mas mapagamot siya doon. Eh, ganun ba? Sige, gagawa tayo ng paraan. Ama, alam kong ito'y pagsubok at ikaw ang gagawa ng paraan para iligtas ang anak mo. Umaasa po ako sa gagawin mong pagpapagaling sa kanya. Hindi ko po kakayaning mawala ang anak ko. Humihingi po ako ng tawad sa aking pagkakamali. Buhayin mo po siya at gagabayan ko siyang maglingkod sa iyo. Uy, anong nangyari sa iyo? Paano tayo makakatulong sa ating apo? Hindi ko alam po anong nang gagawin ko. Eh, saan lang natin ng lupa? Lupa? Oo. Pwede ba isang la? Oo, pwede isang la. Parang makatulong tayo sa ating mga anak. Oh, sige, benta mo na yung kalabaw. Eh, wala lang natin yung kalabaw. Ano ibibenta natin? Naibenta mo na ba? Oo. May pato. Eh, nakatay na nung nakarang araw ah. Ano natin ibibenta? Kung nakatay yung karne. Anong gagawin natin? Dasal? Sige, manalangin tayo. Bro,
Magandang araw naman at pwede magtanong, sino po ang kilala niyo nung piling pagsala ng lupa? Meron po akong kilala, si Jose Garcia, dyan lang po sa malapit. Ah, malapit lang pala. Okay. Pwede palang lakarin. Sige, maraming salamat. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Magandang araw po! Anong kailangan? Kayo po ba si Jose Garcia? Ano bang kailangan nyo? Magsasala kami ng lupang sakahan kasi kailangan kami ng papagamot sa apo namin sa ospital. Kawawa naman kayo. Sige, dadagdagan ko ang pagkakasala. Ito po yung titulo ng lupa. Maraming salamat po. Tao po! Tao po! Ay, Tol! Oy, Elias! Kapalayan, tuloy ka! Buti, inaabot mo pa ako. Papasok na ako ng trabaho. Ano atin? Kumusta? Nagka-problema, Tol eh. Ah, upo ka muna. Anong problema? Kailangan ko kasi ng malaking pera. Ah, ganun ba? May maitutulong ba ako? Kung pwede kong may sanla yung aking tricycle sa iyo. Ah, tricycle. Eh, meron naman akong konting ipon dyan. Eh, magkumpare naman tayo. Papahiram ko na lang sa iyo para makatulong. Salamat, Tol. Malaking okay tulong yun sa akin. O, paano, Tol? Papasok na kasi ako ng trabaho. O, sige, Tol. Mag-iingat ka. Sige. Salamat. Okay. At may papagamot ko na yung aking anak. Sige. Ingat, ingat. Sige, Tol. Tao po! Tao po! Sino ba yan? Sandali! Oh! Bakit nandito ka? Ano gagawin mo rito? Dito ka ba nakatira? Oo! Ibig mong sabihin, yung batang nasa ospital, sa'yo yung nakatira dito? Apo ko yun. Apo ko rin ang batang yun. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo! Dahil anak ko si Ana. Nasaan ba sila? Tutulong ako sa pagpapagamot. Anak, bakit ngayon ka lang, Tay? Ilang beses kitang kinailangan. Patawarin mo ako. Kinakailangan ko lang gawin ang magnakaw para maipagpagamot ang ina mo. Hanggang sa mahuli ako ng pulis at makulong. Tay, wala na ang nanay. Iniwala ako. Sinulatan ko noon ang nanay mo na huwag nang ipaalam ang nangyari sa akin. Dahil nahihiya ako sa mga maling ginawa ko. Pagkatapos noon, sumama ako sa mga mangingisda. Pumulaot hanggang makaipon, makabili ng sariling bangka, at nagkaroon ng negosyo. Lumagaw na anak ang negosyo. Marami na akong pera. Matutulungan na kitang maipagamot ang aking apo. Patawarin mo ako, anak. Ay. Ilang patawad na po kayo. Hindi ko na po kayo mawala ko ulit sa amin. Ang ganda naman po ng kwento niyo, Lolo. Umisig na, Nanak. Magpagaling ka po. Manalangin ka sa Panginoon Diyos at sa ating Ama. Manalig ka kay Kristo at sa ating kahalalan. Opo, Lolo. Tatandaan ko pong habilin niyo. Mag-iingat kayo sa Manila, ha? Alagaan mo na mabuti si Liana. Oo, mahal. Buti na lang nagbigay si tatay ng pambayad sa ospital. Kaya lang, kakasya kaya ito. May awa ang Diyos. Ma'am, dito po tayo. Dahan-dahan lang po, alalay lang po. Sige po. Oo, oh, mahal. Alis na kami. Mag-iingat kayo dun, ha? Tawagan mo lang ako kung may problema. Oh, sige. Lola, magsiplan po kaya tayo. Ayun, oh. Ay, baka hindi ko kakayanin ako. Baka mamatay ako agad. Yayain na lang kaya natin si Lolo Pablo at saka si Lolo Jose. Si
Si Lolo? Baka hindi po po yun makaakyat. Kaya niya yun. Tanungin natin. Tara. Hindi pala sapat ang yaman para maging payapa ang ating buhay, di ba, Banae? Kailangan tayo sa Diyos lumapit para sa ating mga anak. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ang ihabilin sila sa Panginoong Diyos. Tama ka, Banae. Mga Lolo, uwi na po tayo. Tara na. Tara na. Tara tayo. Tara, Banae. Okay. Tara.